bang mag-aalala siya na mawala ka sa piling niya o sa buhay niya at gustuhin niya na lagi kanyang makasama sa araw-araw? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. So, ngayon, ituturo ko sa inyo paano mag-alala si partner. Paano sila malungkot kung tayo ay mawawala sa kanila. At gustuhin nila na bawat araw, bawat oras ay tayo yung lagi nilang makasama or tayo yung lagi nilang makikita. Yes po. Dito ay sobrang napakaganda itong ritual na aking ituturo sa inyo ngayon na talaga namang mararamdaman ninyo or ang sarap ng pakiramdam kapag ipaparamdam na ito ng ating partner na ayaw nilang mawala tayo sa kanila. And ayon talaga namang gustuhin nila na lagi ka lang nilang makasama at ayaw na ayaw nilang malayo ka sa kanila or ayaw na ayaw nilang mawala ka sa paningin niya. So, ayon pwede itong gawin sa parihas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. Syempre naman sa ating babae at lalaki na mag-partner at pwedeng-pwede ito sa mga nagkakalabuan na yung ngayon ay para bang takot ka nang mawala ka or matakot ka bang mawala siya sa'yo dahil ayun nga nagkakalabuan kayo, so pwedeng-pwede ninyo itong gawin dahil napakaganda ito para sa inyo lalo na sa mga nagkakalabuan. And sa materialist naman, or pwede din itong gawin sa mga magtatanong kung pwede ba itong gawin kahit sa mga magka-LDR, yes po, pwedeng-pwede po, at yung mga magkalapit. And ayon sa materialist naman na ating gagamitin dito, ay kailangan mong maghanda ng sibuyas. So, sibuyas po, pwede kang gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas dahil iba't ibang klase naman ang kulay ng sibuyas, pwedeng pula, pwedeng puti, pwedeng yellow. So, ayun, kailangan din natin dito ng papel. At kailangan natin syempre ng panulat. Yun lamang ang dapat nating ihanda na ritual. At ngayon, kapag ready na ang bagay na ating gagamitin, ay pwedeng-pwede mo na itong simulan at kailangan na mag-isa ka lamang na gawin ito at kailangan walang nakakaalam at hindi mo talaga ito dapat ipapaalam kahit kanino dahil ang ritual na ito ay talaga namang hindi mo siya pwedeng ipagmamayabang lalo na kapag ito ay gumana na. And ayun, kapag ready na ang lahat, pwede mo na itong simulan. Ang gagawin mo, yung sibuyas mo, kung meron kayong medyo malaki dito, is gumamit kayo na medyo malaki pa dito. Yung sibuyas mo, hiwain mo ito. Hiwain mo dito sa gitna. So, pag ganun po, gitna po ang pagkahiwa. Pero, hindi mo lahatin sa paghiwa. Kailangan na may matira pang kunti yung hindi siya magkahiwalay. Dapat po ay may natira pa. Hindi mo dapat paghiwalayin ang magkabilang side ng sibuyas. Ngayon, kapag nahiwa mo na ito, itong papel na ito, dito na side, isulat mo dito yung pangalan at apelyido ni target. So, pangalan at apelyido ni target at isulat mo dito sa baba yung matakot ka na mawala ako at gusto mo akong makasama lagi. Yun po ang isulat ninyo. Again po, sa baba ng pangalan ni target, isulat mo yung matakot ka na mawala ako sa'yo at gustuhin mo na makasama mo ako lagi. Pagkatapos mo isulat dito, dito sa kabilang side, isulat mo dito ang pangalan at apelyido mo. Pangalan at apelyido mo na ikaw po ang gumawa. At isulat ninyo dito sa baba
ang ating magic words na matakot ka na mawala ako sa buhay mo at gustuhin mo na makasama ako lagi. So kung ano yung isinulat ninyo dito sa kabila, ganun din dito sa kabila. So sa inyo pong dalawang pangalan, isulat po ang magic words. Kapag naisulat na po ang magic words na ito, kapag nahiwan nyo na ang inyong sibuyas, ang gagawin ninyo, ilagay ninyo ito doon sa gitna. Ilagay mo doon sa gitna ang papel. At hayaan mo siya, or kung meron kayong pulang tela, ibalot ninyo ito sa pulang tela. Ilagay ninyo ang sibuyas sa pulang tela, or bago mo siya ilagay, syempre hilingin niyo muna dito at sambitin niyo ang pangalan at apelyido ni Target at sabihin mo na simula ngayon ay mararamdaman mo ang kalungkutan, mararamdaman mo ang takot na mawala ako sa buhay mo at gustuhin mo na makasama ako lagi at gustuhin mo na makita mo ako sa bawat araw, bawat oras o bawat minuto. So sabihin niyo dito lahat-lahat at kung may gusto pa kayong sabihin at gusto ninyong idagdag sa inyong mga kahilingan, pwedeng-pwede po as long na ikakabuti lamang ito ng inyong relasyon. Maikakabuti ito lalo. So, ayun, basta good intention lamang, wala pong problema. Pagkatapos nun, ang sibuyas na nilagyan ng papel, humanap kayo ng telang pula or pouch, kung ano man yun ang meron kayo, pula po, ilagay ninyo ito doon at ang sibuyas itago ninyo kung saan pwede itago. Pwedeng ilagay ninyo sa garapon, pwedeng ilagay sa loob ng inyong cabinet, pero wag naman dahil kapag meron kayo mga damit doon, syempre mangangamoy yung sibuyas. So, humanap kayo ng pwedeng paglagyan na hindi siya mangamoy at saka ninyo ilagay doon sa loob kung saan man ninyo siya pwedeng ilagay. And ayun, gawin ito or kailan siya pwedeng kunin. Pagkalipas ng 7 araw, saka mo na lamang ito kunin ay sibuyas. At kung may pagbaonan kayo, ibaonin nyo. Kung wala naman, pwede nyo na lang itong itapon sa basurahan. At ayun, gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday. Anong oras po? Gawin ito sa umaga. At kung kayo naman ay walang time sa araw ng Tuesday and Friday, so kung nakita ninyo na may sinag ang buwan, tulad ngayon, may sinag ang buwan, and ayun, pwede ninyong gawin basta may sinag ng buwan. So ayun, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba o pang ma-replyan po kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.